Usap-usapan nga ngayon sa mga social media na humingi umano ng tulong ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang general manager na si Bossing at Francis Chua. Dahil gusto umano kumuha ng kupunan na isa pang shooter, kung saan ang lumalabas na pangalan ngayon na gustong makuha ng Gin Kings ay ang shooter ng Phoenix Field Masters na si Matthew Wright. Ayon pa sa ating mga trusted source, hindi umano basta-basta bibitawan ng Phoenix Field Masters ang kanilang star player na si Matthew Wright, unless ang magiging kapalitan nito ay ka-level o mataas pa sa level ng kanyang performance. At pinatunayan nga ito ng Phoenix Field Masters nung tumanggi sila sa ino-offer na first round pick ng Blackwater Bossing upang makuha lamang si Matthew Wright. Dagdag pa ng mga trusted source, pinag-iisipan umano ng Ginebra management kung sino ang pakakawalan nila ng mga players upang makuha lamang si Matthew Wright. Para sa akin mga lords, hindi naman talaga kailangan pangkunin ng Ginebra San Miguel itong si Matthew Wright. Dahil meron naman mga unrestricted free agent na pwede nilang kunin na walang kapalitan na players. Katulad na lamang ni Chris Banchero na isang shooter. Totoo nga ba na interesado pa rin ang Magnolia Hotshots na kumuha pa ng isang big man? Dahil may lumabas nga na balibalita na nag-usap umano ang Magnolia Management at Alaska Management tungkol sa isang posibleng trade kung saan makukuha ng Hotshots itong si Ben Adamos. Ayon pa sa ating mga trusted source, wala umanong balak ang Magnolia Hotshots na kumuha pa ng isang big man via trade scenario. Dahil ang gustong mangyari ng kupunan ay kumuha ng big man via free agency. Dahil wala nga itong kapalitan ng mga players at syempre ayaw din ni Coach Chito Victolero na buwagin ang kanyang mga players. Dahil maganda nga ang kanilang performance at team chemistry. Para sa akin mga lords, huwag na sanang gumawa ng trade ang Magnolia Hotshots dahil okay lang naman ang kanilang lineup at kung gusto naman nilang kumuha ng player ay via free agency na lang. Napabalita nga na huminto ang pag-usap ng Ginebra Management at ng kampo ni Prince Caperal tungkol sa pagiging unrestricted free agent nito ngayong taon. Kung saan hinihintay nga ng mga fans ang kasagutan kung mananatili ba ito sa Gin Kings o tuluyang mawawala. Pero ayon sa ating mga trusted source, malaki umano ang posibilidad na mananatili si Caperal sa Ginebra dahil interesado pa rin ang Gin Kings sa serbisyo nito. At syempre wala din umanong binibitawan na salita si Caperal na gusto niyang umalis sa Gin Kings dahil masaya umano ito sa kanyang kinalalagyan. Para sa akin mga lords, kung gusto talagang pakawala ng Ginebra si Caperal ay dapat ititrade na nila ito habang maaga pa upang makakuha ng kapalitan na player kesa maging unrestricted free agent ito at tuluyang mawawala. Pero tulad nga ng sinabi natin, interesado pa rin ang Gin Kings kay Caperal, kaya malaki ang posibilidad na magre-renew ito ng kontrata sa Ginebra. Matagal-tagal nga rin hindi nakapaglaro sa Meralco Bolts itong si Hugnatan dahil sa injury. Kung saan miss nga ng kupunan ang kanyang serbisyo dahil isa siya sa nagmamanage ng frontcourt rotation ni Coach Norman Black. Ayon pa kay Coach Norman Black, makakabalik umano sa lineup si Hugnatan kapag nag-resume na ang PBA. Dahil nakarecover na nga ito sa kanyang injury kung saan naging malaking tulong ang mahabang bakasyon at postponement ng liga. Para sa akin mga lords, malaking tulong itong si Hugnatan sa kupunan, lalong-lalo na ngayong import-laden conference na may import. Dahil isa nga itong import stopper at syempre may kapalitan na rin si Raymond Almasan. Hanggang dito na lang tayo mga lords at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B, adios!